Ang kabataan daw ang pag-asa ng bayan. Pero paano kung mga bibo at mga genius kids ang ready to conquer the world? Kakasaba kayo sa kanilang talino at talento? Kayo na po mismo ang humusga dahil ipapakita na nila ang kanilang mga kayang gawin na kakahiya tayong mga nakatatanda. Eto na't magpapasiklab na ang mga Batas Got Talent! To the highest level ang pagiging mga bibo. Sa patalinuhan sila ang number one. Yan ang mga bagong henerasyon ng mga Pinoy chikiting na mga henyo. And an average of 5.64 seconds. Not other than. Sa sukatan ng talino, nangunguna ang batang Cebuano na si Leo Borromeo. Sa edad niyang 14 years old, rising star siya kung ituring sa kanilang lugar. Imbis kasi na mga laruan ang kanyang pagkakaabalahan, pagsosolve ng Rubik's Cube ang kanyang nakahiligan. Kaya niyang buuin ang Rubik's Cube sa loob lang ng halos 5 segundo. Oh, gulat kayo, no? Wow, number one Rubik's Cube solver in the Philippines. How did that start with you? My mom buying me a Rubik's Cube when I was around 7 years old. 7? Opo. I also stumbled upon some YouTube videos of like the world's fastest speedtubers at the time. And yeah, they really parang na-inspire ako. Hindi lang basta libangan ang pagbuo ng Rubik's Cube para kay Leo. Dahil ang maliit na kwadradong laruan na ito ang nagdala sa kanya sa iba't ibang bahagi ng buong mundo. Hawak lang naman niya ang number one record sa buong Asia pagdating sa pabilisan ng pagbuo ng Rubik's Cube. Pang-14 din siya sa listahan ng fastest Rubik's Cube solver sa Asia. Kabilang din sa achievement ni Leo ang 22 national record at may 3 pang Asian record. Nakaka-amaze, di ba? Paano nangyari sa Rubik's Cube ka na humaling? After my first competition, na-motivate ako talaga. Because like seeing like the other mga Cebuano speedtubers in real life, it really inspired me to become faster. How did you discover na yung anak mo ang galing sa Rubik's Cube? When he was a toddler, he was playing with, tinkering with Batman Legos. Yung Batman Lego na maliit, and he said one day like, hey, I completed it. I was able to complete the small Batman thing. He said, oh, so this kid has potentials to solve the Rubik's Cube. So I went. You thought about the Rubik's Cube right away. 8 years old pa lang si Leo noong unang beses siyang sumali sa local competition ng Rubik's Cube solving. Hindi siya agad naka-break ng record noon, kaya naman araw-araw siyang nag-ensayo at nag-aral gamit ang YouTube para siya ay humusay. Self-learning ang ginawa ng bata at success naman! Dahil noong 2016, nakapagtala siya ng record na 9.70 seconds, dahilan para maging number one siya sa buong Pilipinas. Nitong Enero lang, isa pang record ang na-break ni Leo matapos niyang mabuo ang Rubik's Cube sa loob lang ng 4.31 seconds. Para mapatunayan ang husay at talino ni Leo, ako na mismo ang humamon sa kanya. So guguluhin ko ang lahat ng ito, as in... Ha? 4 seconds? And 98, what's that? 4 seconds and 98 what? Milliseconds. And it's like... Ang kanyang mga magulang ang tumulong para mahasa pa ang galing at talent ni Leo. Nakitaan kasi agad siya ng kakaibang talino ng kanyang mommy at daddy noon na bata pa siya. As parents, we wanted to be very supportive. Whenever they got bored, we'd support them. Like, you want to learn this? Okay, let's do that. We wanted to encourage a spirit of learning. Okay. Not to teach our kids, but to want them to learn. So para sa lahat ng mga magulang, ano naman ang payo mo? Just support them in any way you can.
Minsan na rin tinalo ni Leo noong 2020 sa International Livestream Speed Cubing Tournament ang world champion na si Felix Zemdeg na mismong idolo niya. Palabad talaga itong si Bagets. So what is it? Problem solving? Is it math? Is it problem solving? Is it logic? What is it? In solving a Rubik's Cube, there's some methods and yeah, problem solving from and intuition. Mula Cebu, lumipad kami pabalik ng Maynila sa tulong pa rin ng reliable at secured partner namin pagdating sa hassle-free na mga flight, ang AirAsia. Para makilala naman ang pride ng Laguna, ang bagong grand champion ng The Voice Kids Season 5 na si Shane Bernabe. Ikaw ang The Voice Kids Grand Champion. Congratulations, Shane! Ang angking galing at ganda ng boses ng 13 years old na si Shane ang nagdala sa kanya sa The Voice Kids stage. Pangarap ang kanyang puhunan at boses ang kanyang naging panlaban dahil ang tagumpay na inaasam, alay niya sa kanyang pamilya. Nag-iisang babae sa apat na magkakapatid si Shane, kaya hindi nakapagtataka. Pati ang estilo niya sa kanta, pang brusko at maton, ang rock and roll. Ano po, di ko po talaga siya expected po. Basta po, kung sino lang po talaga manalo, okay na po ako. Doon basta po, napakita ko po yung talent sa buong mundo po. At naging proud po sa akin si Coach Bamboo po. Tulad ng mga Biritera Contesera, iba't ibang amateur singing competition na din ang sinalihan ni Shane sa kanilang probinsya. Imbis na piko at Chinese garter ang natutunan ni Shane sa kanyang kabataan, hilig sa musika ang agad niyang napili at naging talent. Nagpa-practice po ako, kasama ko po si Lola at tinuturoan niya po ng mga songs po na aaralin ko po para po pag may sinalihan po akong contest, ayun po yung song na papakita ko po. Iba din ang bubog ni Shane sa buhay, kaya siya ang nagpupursigi talaga. Simple ang buhay ng pamilya Bernabe. Kasabay ng pandemya, nawala ang kanilang tinitirahang bahay. At dahil kapos sa budget, hindi nahulugan ang dapat sanay bago nilang tahanan. Housewife ang kanyang nanay, ang tatay naman niya, isang electronics and communications engineer. Sapat lang ang kinikita para maituwid lang ang kanilang pang-araw-araw na kailangan. Sa pagganta ko po, para din po to sa family ko po and sa lola ko po na kasi po dati po pangarap lang po namin ito na masalihan po yung contest na to. At ngayon po to, tinupad ko na po yung pangarap po namin. Palang po si Shane, hilig na po talaga niyang kumanta. And then sa gusto niyang mag-join sa mga contest kahit hindi po namin sabihin. Ayan, kaya full support po kami. Ang kanilang sitwasyon ang naging inspirasyon ni Shane para makuha ang titulong Grand Champion sa The Voice Kids. At sa kanyang pagkapanalo, magandang kinabukasan ang hatid niya sa kanyang magulang. Kahit bata pa raw kasi siya, wala siyang ibang gusto kundi ang makatulong sa kanyang pamilya. Ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay kong ito. Ang ibigin ka. Ito naman ang K-Magic Skin Cream for Body. Hindi kasi pwedeng masyadong matapang ang exfoliation pagka sa ibang parts ng katawan, like kilikili, sensitive ang skin yan. K-Magic Skin Cream for Body. 5, 6, 7! Sisiw. Yung anak ng ibon. Ang cute ni Arguso! Cuteness overload naman ang kinagiliwa ng madlang people sa bagong child host ng Showtime, si Argus. Alam mo ba po, pinag-pray kita sa Amang Diyos. Sabi ko sa Amang Diyos, pahabain ang iyong buhay para makapagbigay ka ng
ng saya sa ibang tao. Sa edad niyang 5 years old, daig pa raw ni Argus ang mga adulting life persons sa talas ng kanyang memorya. Wonder kid na daw kung ituring siya. Wow, Argus! Sikat na sikat! Sana all! Alam mo ba kung gano'n ka nakasikat? Feeling mo sikat ka? Opo. Bakit mo alam na sikat ka? Kasi po dahil sa buka-buka ko po eh. Tinapay, buka-buka, habubuka. Opo, ganito miya. Tapos, sino mo titiklop? Hindi ko titiklop. Ano lang? Buka lang mi, tapos. Tapos lalagyan mo asukal, tapos lalagay mo sa pindot-pindot. Argus! Nalulunod ba ang mga mermaid? Hindi po. Bakit? Manurupo kasi tayo maglutang. Sa segment ng It's Showtime na Isip Bata, bumibida si Argus. Kahit walang script, kayang-kaya niyang makipagsabayan sa mga co-host niya tulad ni Vice Ganda. Ang mga punchline ni Argus, panalo! Yung buntis po. Bakit? Kasi po si mami po natutulog lang po ako. Bigla po sasabi ng daddy ko, pagbubuntis ulit ng yung mami ko. Eh. Okay. Cute-cute mo din ngayon. So marami ka raw talent. Ano yung parang pinaka-talent mo talaga? Sayaw at kanta daw? Apo. Mm-hmm. Kaya mo magpasampol? Vitamin A din po. O sige, pakita nga ng sayo na vitamin A. Turuan mo nga ako. Pero hindi lang daw hosting ang kayang gawin ni Argus. Pag commercial break, abay, siya ang nagbibigay saya sa madlang people. Kumakanta, sumasayaw, na parang concert sa sarili niyang show. Maliban sa kanta at sayaw, magaling ka rin daw sa mga pangalan ng presidente ng Pilipinas. Ako. Kaya mo? Ako. Sige na. Sabihin mo sa akin. Ako di ko memorize eh. Vice President Emilio Aguinaldo, Manuel Quezon, Josepe Lauren, Sergio Osminia, Manuel Rojas, Pedro Carino, Ramon Magsaysay, Carlos P. Garcia, Giordano Macapagal, Ferdinand Marcos Sr., Cory Aquino, Fidel Ramos, Erap Strada, Gloria Arroyo, Benigno Aquino III, Rodrigo Duterte, and Bongbong Marcos! Ang galing nga! Ano pinakamalalim na dagat sa Pilipinas? Mariana Stretch. Ay, alam niyang sagot. Ano ang pinakamalaking isda sa mundo? Megalodon shark. Ha? Megalodon shark? Apo. Iba pa yung whale sa isda. Ganun ba yun? Apo. Kaya naman pala. At ito pa, magpapakita ako ng mga picture ng planeta at titingnan natin kung kayang ipangalan ni Argus ang planets of the solar system. Ready? Ano yan? Earth po. Ay, tama. Earth. O, itong susunod. Ano yan? Mars. Oh, tama! Jupiter. Opo. Oh, blue. Neptune. Yeah. Oh, all blue kasi puro tubig. Hindi lang happiness ang hatid ni Argus. Inspirasyon din siya ng marami. Imagine, yakang-yakan niyang pagsabayin ang pagiging celebrity at estudyante. Kailan mo nalaman, mami, na medyo, ay matalino tong bata na to? Ay, ma'am, 9 months po siya. Na. Because? Kasi, ano, mami, matatas na siyang magsalita. Kaya sabi ko, yung IQ niya ay medyo ano, kaya tinarain ko po talaga siya. Nakapost na nga online ang graduation picture ni Bulilit. Ay, napaka-cute. Bibo na. Brainy pa. So, kinukuha na siya ngayon. Hindi ka ba nagdalawang isip na mapapasok siya sa showbiz? Hindi naman po, ma'am. Kasi gusto niya po talaga eh. Sinuport lang din po namin ng mister ko yung gusto niya. Sabi ko, tinatanong ko siya. Kasi mahilig nga po siyang humarap sa camera, ganyan.
Kaya ayun po na pilit na ano po na discover po siya doon sa TikTok. Oo nga, at ngayon bibong-bibo na. Di ba gusto ko din pumunta sa Showtime? Opo, gusto niya din pumasok na Showtime. Kasi gusto mo talaga, malaki ba ang bayad? At gusto ko din po maging artista. Aba, darating din tayo dyan. Huwag kang magmadali. So, paano yung development? Ngayon na alam nyo na, nandiyan na siya. Tuloy-tuloy ba yung training niya para lalong gumaling sa pagkanta, pagbibo sa stage? Opo. Nakakataba ng puso bilang isang magulang na makitang nagsashine ng sariling anak. Siyempre, grateful din ako na may mga wonder kids din ako na bigay ni Lord. My loving Pepe and Pilar. Iba na talaga ang bata ngayon dahil ang kanilang kakayahan, husay at talent, level up na at advanced na rin. Pero tandaan na mas lalawak pa ang abilidad ng ating mga chikiting sa tamang gabay at pagmamahal nating mga magulang. Makeup tayo ng makeup, makeup ng makeup. Paano tatanggalin ang makeup? Sabi ko, paano tinatanggal ng tao ang makeup nila? Ito ginawa ko kasi araw-araw ako halos naka-makeup sa TV Patrol, di ba? Sa aking mga show. Ang baby oil malagkit. Tapos, ayaw mo mag-shampoo, nalagyan na ng oil yung shampoo, pati unan mo may oil. Ayoko rin yung nasa jar. Kasi, yung jar, pag nilagay mong ganyan sa mukha mo, ganyan mo ulit, nagkaroon na ng makeup yung garapon, right? Kadiri. Ito, very hygienic. And has vitamins and is also lightening on the skin. It's a tube and it's called Take It Off. Matatanggal lahat. Pati problema nyo matatanggal. Namumroblema tayo sa maduming balat, ito tanggal lahat. Okay? So, you try it kahit yung mahirap tanggalin na mascara, tanggal lahat yan. Take it off, girl!